Hello mga kabayan, welcome ulit sa akin channel. Sa video na ito, i-share ko sa inyo kung paano i-adjust ang fuel consumption ng ating diesel na makina. Napakahalaga nito dahil ito ang nagkukontrol sa ating fuel kung gaano kadami ang binibigay niya sa piston ng ating makina. At dapat alam ito lalo na doon sa mga namamasada ng jeep o mga nagtitipid ng diesel. Lahat naman tayo gustong magtipid. Pero bago natin simulan, huwag kalimutang mag-subscribe sa aking channel para updated ka sa mga bagong video na i-upload ko. Okay, simulan na natin dito sa kung ano ang mga trabaho ng mga labor sa ating injection pump. Una tayo dito sa fuel screw. So dito tayo nag-a-adjust kung gaano kalaki mag-consume ng diesel ang ating makina. So ito yung kanyang shut off lever. So kapag pinapatay natin ang makina, ito yung nahihila o hinihila natin. So ito naman yung kanyang accelerator lever. So ito yung nakakonekta sa ating silinador. So dalawang klase ito mga kabayan, sa ganitong klaseng injection pump na inline, nasa gilid itong kanyang fuel screw. So doon naman sa rotary, nandito sa likod ang kanyang fuel screw. So gagawa din ako ng video kung paano i-adjust yun. So ngayon dito tayo sa inline na injection pump. So pasensya na kayo sa injection pump na ito, dahil katatanggal ko lang galing sa makina, madumi pa. Inuulit ko itong kanyang fuel screw. Napakahalaga nito sa ating sasakyan, dahil dito tayo kumukuha ng base kung gaano kalakas mag-consume ng diesel ang ating makina. Ang function nito ay dalawa lang. So una, kapag in-adjust mo to, pwedeng mausok yung makina. So pangalawa, pwedeng walang lakas yung makina. So yun yung function nito. So ngayon, ituturo ko sa inyo kung paano ba natin to may adjust ng tama. Dahil kapag nai-adjust natin to ng tama, pwedeng maraming pagbabago sa ating makina. So una, pwedeng lumiit mag-consume ng diesel ang inyong makina. Pangalawa, pwedeng mabawasan ang malakas na usok sa inyong makina o tambotso. Napakalaki ang tulong ng fuel screw na ito. Okay, kung magtatanong ka kung bakit kailangan i-adjust itong fuel screw, ang maisasagot ko dyan, una, kung bago ang iyong makina, huwag mo nang galawin ito. Kaya nga, sa ibang injection pump, may seal ito dito o alambre. Dahil hindi pinapayagan dito ang hindi alam kung ano ang function nito. Pangalawa, kung second hand ang makina mo, pwedeng pwede nyo itong gawin. Okay, so paano ba ang pag-adjust nito para lumiit ang pag-consume niya ng diesel? Una, i-test drive muna ang sasakyan at alamin pakiramdaman ang original na lakas ng makina at hatak nito at kung gaano kalakas ang buga ng usok sa tambutso. So kapag alam nyo na yon, luwagan itong lock nut at ikutin pa-clockwise itong screw
ng 3 beses at higpitan ang lock nut. Pagkatapos, i-accelerate ang makina o apakan ang silinyador at tingnan ang kondisyon ng tambutso. Mausok ba siya o hindi? So kapag hindi lumala ang usok sa tambutso, i-test drive ulit at kung walang nagbago sa lakas ng makina, luwagan ulit ang lock nut at ikutin pa-clockwise ng 3 beses at i-test drive ulit hanggang sa maramdaman natin na parang nawawalan na ng lakas ang ating makina. So kapag nawalan na ng lakas ang ating makina, ibig sabihin ay sobra yung pagkakaikot natin dito sa screw. So ang gagawin natin, ibalik natin ulit pa counterclockwise ng isang beses. So paisa-isa lang muna ang ikot sa screw na ito. Kapag naramdaman nating nawawalan na ng lakas ang ating makina, at i-test drive natin ulit hanggang sa bumalik ulit yung lakas niya. So huwag kayong aasa sa pagre-revolution dito sa kanyang silinyador. So kailangan kapag nag-a-adjust kayo nito, i-test drive nyo siya para malaman nyo ang actual na lakas niya. So ipapaliwanag ko to na kapag hinigpitan mo to, mawawalan ng lakas ang iyong makina. So ibig sabihin nun, dahil nga ito yung nagko-control sa kanyang diesel na pumapasok sa piston, so lumiit yung kain ng injection pump na to. So kapag niluwagan mo naman to at umusok siya, lumakas yung usok sa tambutso, ibig sabihin maraming napupunta sa piston na diesel. So dalawa lang ang function nito. Una, kapag mausok, ibig sabihin malakas kumain ng diesel. Pangalawa, walang lakas, ibig sabihin matipid sa diesel. So kayo na ang bahala kung ano ang gusto nyong adjust. Kung gusto nyong malakas yung makina nyo, i-adjust nyo, pausukin konti. So kapag umusok konti, malakas din yung makina. So kapag gusto nyong magtitipid kayo, bawasan nyo konti ang kanyang lakas, makakatipid din kayo. So mga kabayan, hanggang dito na lang. At kung may katanungan kayo tungkol sa videong ito, huwag kayong mahiyang mag-comment. Huwag kalimutang mag-subscribe sa aking channel at pindutin ang bell icon para updated ka sa iba pang mga video na i-upload ko. So, bye-bye!